kalayaan at katotohanan sa Sunshine, Sunshine Radio. Hulyo a 1, 2020. Alam niyo mga kababayan, pagkatapos lang ho nitong medyo lumuwag lang po itong pinapatupad na community quarantine, noong panahon ng enhanced community quarantine, pagkatapos po ng enhanced community quarantine, nung naging modified or naging general community quarantine na ho ang isang lugar, ang isang bayan, eh itong mga drug pusher, itong mga tulak ng shabu, itong mga gumagamit ng shabu ay biglahong naglabasan. Kaya kung titignan ho natin mga kababayan ay kaliwat kanan ho yung mga ginagawang operasyon ng ating mga kapulisan upang sawatain yung mga patuloy na gumagamit at nagtutulak ng illegal na droga. At hindi naman po lingid sa atin na sa mga, dahil na ibabalita po ito sa mga malalaking network na television sa buong Pilipinas, na milyon-milyon bilyong halaga ang mga nakukumpiskang mga ipinagbabawal na gamot sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang pinagtataka lamang ho natin dito mga kababayan, mula ho noong naupo ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, ay isa ho sa kanyang kampanya ang pagsawata sa ipinagbabawal na droga. Pero ang nakakapagtaka po nito, kahit gaano po kaseryoso ang ating pamahalaan, gaano po kaseryoso ang ating gobyerno sa pagpapatupad sa isinasagawang paglaban sa illegal na droga, ay parabagang wala hong takot itong mga tulak ng shabong ito. Well, parabagang wala hong takot itong mga gumagamit ng illegal na droga, na kung saan ay patuloy pa rin sa kanilang ginagawang mga illegal nilang aktividad. At sa atin nung pagpapatuloy mga kababayan, ay tutuloy po nating tatalakayin yan mamaya, at nasa linya po si Police Major Rani Casilla, ang Chief of Police po ng San Isidro Municipal Police Station, bayan ng San Isidro, lalawigan ng Nueva Ecija. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa ating tagapakinig, ang ating programa po. Tayo po ay live ngayong napapakinggan sa DWEY 1332 AM radio, sir. At live po tayong napapanood via live streaming po. Ayos, sir. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Sir, kumusta po ang bayan ng San Isidro as of today? Sa ngayon po, ang ating pong bayan na sasakupan ay very peaceful naman po. Opo. Manageable po siya, sir, at wala naman pong mga insidente na ano man lang nangyayari po. Opo. Ilang barangay ho ba ang bayan ng San Isidro, sir? Ang bayan po ng San Isidro ay mayroon pong siyam na barangay. Opo. Opo, sir. Siyam na barangay po, sir. Sa siyam na barangay na yan, sir, kumusta po yung peace and order po? Generally, peaceful naman po dito, sir. Manageable naman po. Gawa nga po ng mga pinaigting na mga programa po natin. Apo? Para po mapanatili ang kaayusan at katahimikan po dito. Apo? Actually, sir, meron po tayong programa po dito. Mm-hmm. Programa po ng ating higher ups yung sa patrolya po ng bayan. Opo. Kung saan kasama po natin dyan ang mga stakeholders, kasama mm-hmm. po natin dyan ang mga barangay officials na nagmo-monitor, nagpa-patrol, at nag-a-kakon po ng ating pong mga barangay. Sa siyam po na barangay po natin, naka-cluster po tayo ng tatlong cluster. 3 barangay per cluster. So, meron po tayong naka-designate po dyan ng mga police. Opo. At kasama po natin dyan yung ating pong mga barangay officials na nagkakandak po ng iba't ibang operation like patrolling, monitoring po sa kanilang paligid. Nang sa ganun po, yung mga taong gustong gumawa ng kalokohan, kung hindi man po mapigilan, mahuli po natin. Sir,
simula po nang ibinaba ang enhanced community quarantine hanggang sa kasalukuyan na nasa modified general community quarantine po tayo, kumusta po yung bilang ng kriminalidad sa inyong lugar, sir? Actually po sir, napakababa po dahil halos wala nga pong krimen na nangyayari. Gawa nga po ng yung mga tao po ay talagang nakakontain sa kanilang mga bahay simula po ng enhanced community quarantine po natin. Yes, sir. At maganda rin po yung pagkakalatag po natin dito sa mga control points po natin. And opo, regularly, nagkakandak po tayo ng dissemination sa mga barangay. Nagkakandak po tayo ng mga bagdilyo, nagpapatrol po tayo, nasa ganyan, na-monitor po natin kung ano po yung nangyayari po sa ating bayan. Yes, siyempre, sir, yung mga pinapatupad po natin na health protocols, eh, andun pa rin po yun. Kagaya po ng wearing of face mask at saka social distancing. Saka yes, sir, po dun sa mass gathering, talaga pong ini-implement po natin yan dito sa ating pong bayan. And napakaganda naman po ng naging kwan po nito sa community dahil patulong po natin yung mga barangay na makikiisa para po makapan po itong pandemya po na to. At syempre, para maiwasan po na magkaroon ng krimen dito sa ating bayan. Yes, sir. Very active naman po sila na magbigay po ng mga information kung may nangyayari po kagad para ma-respondihan po ng ating kapulisan. Opo. Yung ating po hotline, 24/7 po naka-open yan. Anytime po, pwede po nilang tawagan. Opo. At syempre po, ang ating pong opisina, anytime na meron pong nangangailangan po ng tulong, assistance, eh naka-open po tayo para po tumulong po sa ating mga kababayan. Napakaganda naman po niyan, sir, at ang inyong opisina ay laging bukas at handang tumugon sa anumang tawag ng inyong mga nasasakupan, sir. Yes, sir. Tama po yan, sir. Kumusta naman po yung ating mga barangay kapitan, sir, o mga barangay official ho natin? Actually, sir, napaka-supportive po ng ating mga barangay official. Ganyan din po ang ating pong lokal. Napaka-supportive po nila sa ating pong kapulisan. Yes, sir. At regular po, nagkakandak po kami ng meeting. Kung hindi man po makapag-meeting physically, teleconference, meron din po tayong true call. Nagtatawagan po kami. Para kung may concern po yung isang barangay po natin, eh natututukan po kagad po natin. Kumusta naman po yung suporta ng ating mayor, sir, sa mga programa ng kapulisan dyan? Actually, sir, napaka-supported naman po ng ating pong local chief executive. Opo. Kung ano man po yung programa po natin, eh nandiyan din po siya, nakaalalay po sa atin. Siyempre, kung ano rin po yung programa po nila, nakaalalay din po tayo para at least ang pagtulong po sa ating pong mga kababayan, lalo na sa pagpapanatili po ng kaayusan at katahimikan, eh mas magandang panang po natin na mas maayos. Apo. Sir, meron hong nakarating sa amin na meron daw kayong nahuli na nagkakahala, nakumpiskan na nagkakahalaga ng 150,000 na shabo, sir? Yes, sir. Actually, nag-launch po kami ng operation against illegal drugs. Apo. Kandak po kami ng bypass operation. Mm-hmm. Ito po ay nangyari po noong June 29. Mm. Yes, sir. Pangalawang araw pa lang ngayon, sir. Opo. Meron po kaming target personality. Mm-hmm. At nung nag-test by po tayo, nakakuha po tayo, nakascore po tayo sa kanya. So pinaloap po natin ito. Nag-bypass operation tayo. Yes, sir. And after po natin mahuli itong personality po na ito, na kung saan ay ang tao pong ito ay taga Santo Tomas, Peñaranda. Opo, opo. So, nung nahuli po natin siya, nagkaroon pa tayo ng follow-up operation kung saan na kuha naman po natin itong dalawang taga Bambuan, Daban, Bataan City. So, dito po natin nakuha itong more or less 150,000 worth of illegal drugs. Wow, napakarami naman yan, sir. Yes, sir. At hindi lang po illegal drugs yun na nakuha po natin sa target personality po natin. Mm-hmm. Kundi nakuhanan din po natin siya ng caliber 45 at saka isa pong granada. So, napakaganda pong accomplishment ito para po sa ating kapulisan. Ibig sabihin, sir, yes, sir, dahil meron siyang ganyan, kung totoosin, parang hindi siya pahuhuli ng buhay.
Yes sir, parang ganun na nga po, naka-prepare po siya. Maswerte na lamang po tayo nung pangyayari po na yun. Talagang nakagayak naman din po yung tropa po natin. Yes sir. Naulahan po natin, kaya hindi naman po lumaban po yung tao, kundi surrender niya na rin po yung sarili niya. Baka po may nangyari pang hindi maganda, nangyirap po, di ba? Apo. So ibig sabihin sir, walang naganap na hindi magandang ugnayan o hindi magandang sitwasyon sa inyong laban sa ating tropa at laban po dito sa drug suspect nito, sir. Nawala po sa linya si Police Major Casillan. Napakaganda hong accomplishment po ito. Biruin po ninyo, nagkakahalaga ng 150 na shabu at isang caliber 45 at isang granada na kung titingnan ho natin mga kababayan, ito hong drug suspect na ito ay talagang ayaw hong magpahuli ng buhay at buti na lamang at hindi po siya nanlaban at nahuli pong buhay. Nasa linya na po ulit si Police Major Casillan. Ayun sir, maganda hapon po ulit. Pasensya na po at naputol po yata yung tawag po. Yes sir, ang sinasabi ko kanina habang naputol sir ay napakaganda hong accomplishment po ito at bagamat nakahanda po itong suspect ay wala din hong nangyaring hindi maganda katulad po ng panlalaban niya dahil kung tutusin po, anytime ay pwede niyang bunutin yung pin ng granada ay patay ho tayong lahat sir. Opo, nagpapapunyari po kami at wala nga po masama nangyari. At syempre, ito pong accomplishment po natin ay napakaganda dahil ito pong target personality po natin ay hindi lamang po dito sa bayan po ng Hang San Isidro naglalaro. Kundi naglalaro rin po ito sa mga nearby municipality po natin at nearby provinces po natin. Kaya nung napaglalaman po namin doon sa unang nahuli namin na ganun po kalaki yung pwede pong palabasin po ng tao. Mm-hmm. Eh, talagang ginawa na po namin lahat na magagawa po namin para mahuli po ito. So, ibig sabihin, sir, parang siya ho yung nagiging supplier. Yes, sir. Parang ganun na rin po yung kanya pong trabaho dito po sa distrito po natin. Napakaganda sa accomplishment mo nyo pang yan, sir. Isa hong malaking paghanga at pagsaludo po sa inyo ng aming programang Matang Agila dito po sa DWEY, sir. Yes, sir. Thank you very much po sa inyo. At syempre po, ang ating pong kapulisan ay hindi po titigil. Apo. At gagawin ko po ang lahat ng aming magagawa para po matigil na po itong problema natin sa illegal drugs. Kasi isa po itong nagiging cause ng iba pang krimen na kinakasangkutan ng mga ibang personality. So, continue pa rin po ang gagawin po ng ating pong kapulisan para masugpo po itong ganitong problema po. Yes, sir. Sa drug clearing operation naman natin, sir, ilang barangay na ho ba yung drug cleared? Dito po sa bayan po ng San Isidro, sir, sa siyam na barangay po, meron na po kaming apat na na-clear. Apo. And yung lima pong natira, on process na po yun. At hinihintay na lang po natin yung magiging resulta apo ng BADAC at saka ng PDEA kung ma-approve po yun. Sana po ma-approve para po ma-drug cleared municipality na po ang ating pong bayan. So ibig sabihin sir, hinihintay nyo na lamang yung approval doon sa mga isinumitin ninyong mga dokumento sa PDEA po? Yes sir, tama po yan sir. Apo. Para po madeklara na po ang ating pong bayan na drug cleared municipality. Apo, baka meron po kayong panawagan o mensahe po sa ating mga kababayan po na nakikinig, particular po sa buong lalawigan ng Nueva Ecija at sa inyong bayan, sir, na nasasakupan. Sa lahat po ng nakikinig ng ating programa, ang kapulisan po ng bayan po ng San Isidro ay walang sawa po na ipagpapatuloy ang lahat po ng programa ng ating gobyerno, hindi lamang po sa illegal drugs, kundi pati na rin po sa mga anti-criminality campaign po natin. So ang hinihiling ko lang po ay ang tulong at kooperasyon ng bawat isa na kung saan po kung meron po tayong mga namomonitor o mga dapat na isumbong sa atin pong himpilan ng kapulisan, eh huwag po kayong magdalawang isip tumungo o tumawag sa atin pong mga hotline nang sa ganun po, maaksyonan po kagad ng ating kapulisan. Yun lamang po sir at maraming salamat po.
Salamat po sa ipinagkaloob po ninyong oras sa aking programa, sir, at kayo po ay aking pong nakapanayam at napakinggan ang inyong tinig dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija at buong mundo po dahil naka-live streaming po tayo sa pamamagitan po sa social media, sir. Yes, sir. Thank you very much po. Anytime po, sir, na may ma-share po tayo o kailangan niyo po ng tawag po, handa naman po tayong tumugon sa mga programa po na inyo po nga ay pinapatupad. Mabuhay po kayo, sir, at ingat po kayo lagi. Maraming salamat po. God bless. God bless din po. Yan po ang tinig ni Police Major Rani Casilla, ang Chief of Police po ng San Isidro Municipal Police Station dyan po sa bayan ng San Isidro, Nueva Ecija. Akalain nyo ho, mga kababayan, kung hindi po nahuli itong drug pusher na ito, yun pong halaga na siya po nabitbit nito, ilan hong buhay ng kabataan ang kaya niyang sirain. At mabuti na lamang ho, itong ating mga kapulisan dyan po sa bayan ng San Isidro ay napakaagap po at agad po nilang nahuli itong taong ito na talagang distributor po ng shabu. At ayon po sa opisyal kay Major Casilla, ay ito po ay distributor o supplier hindi lamang po sa bayan ng San Isidro kundi sa Karatig Bayan at Karatig Lalawigan. Saludo po tayo dyan sa mga kapulisan dyan po sa San Isidro Municipal Police Station.